Okay, so, yeah, good morning. So, kasama namin ngayon ang pro ng Go for Gold. Yes! Ismael Grospe. Teka, dito yan. Sariling atin. Grospe! Okay. So, parang nanalo na po kaming lahat. Ngayon. Salamat, sir. Salamat, Ismael. Let's G, mga punks! So, today is the day. So, kung nanood kayo nung last vlog ko, ito na yung 2020 race na sinasabi ko sa inyo. Dito lang yan sa Muñoz, sa Nueva Ecija. At medyo nagulat kami sa araw na to kasi hindi namin inaasahan na yung normal na TNB 2020 race na nangyayari ay dinayo ng sobrang daming mga tropa. So may mga nanggaling dito from Talavera, meron galing ng Alianera, sa San Jose, dito sa Muñoz at sa Lupao. Ewan ko lang kung may mga iba pang lugar na ano na hindi ko nabanggit, pero yan, sa nakita nyo yung buong kaliwat kanan na yan ay yan yung mga lumahok at may mga nabawas pa dyan kasi nga yung inabutan kong category, which is yung Masters category, ay pinawalan na nung time na yan. So ang karera na to ay hinati sa tatlong category. So yan na nga, yung unang category na pinawalan ay yung Masters, which is yung 50 years old and above, regardless kung naka road bike siya o naka MTB siya. So basta 50 years old and above ay pasok ka sa Masters category. Then yung pangalawa is yung mountain bike category. So pag naka MTB ka, kahit na anong edad, kung gusto mong sumali, open sa lahat. Then yung pangatlo is the road bike category. Ayan, so pakinggan natin kung paano ang mangyayari, panoorin natin pala. Sorry, so noong una, pagdating ko rito, dahil nga hindi pa nga ako decided kung sasali ba ako sa karera o magbablog na lang ako, kasi maganda rin na makuna natin ang video kasi magandang event din to. So first time na may nagpalaro ng ganito dito na 2020 na medyo, kumbaga, sasabihin natin parang social. Kita nyo naman, may mga marshal pa. So, shoutout po kay Cap Benji Biloria. Maraming salamat. Napaka-generous. Mamaya makikita nyo sa awarding. Napakarami niyang binigay. No? So, ang alam namin, kala namin ay cash prize lang. Pero marami pa siyang ibinagdag. So, ngayon, panoorin natin kung anong nangyari dito sa Masters category. So, dahil wala pa akong alam kung anong gagawin ko, ang ginawa ko na lang ay sinabayan ko sila. So, ayan. Tingnan nyo. So, ito po yung Masters category. Ayan. Mga Masters, seryoso po kayo ah. Yun oh. Master. So sa punto na to ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, kung itutuloy-tuloy ko ba to dun sa, kasi ang mangyayari dito sa race, so ang kabuuan na race kung hindi ako nagkakamali ay nasa about 20 kilometers ang sukat niya, 20 or maybe kahit less than, siguro mga 18 to 20 kilometers, hindi lang ako ganun ka-sure kasi yung normal distance na tina-travel namin papunta dito sa TNB from our place sa mismong gate ng bahay namin ay nasa 15 to 16 kilometers. Pero yung buong ruta na yon ay hindi namin nadaanan. Merong ibang parts na naputol. So parang nasa ganun, mga between 18 to 20. So bakit naging 18 to 20 yung length? Kasi pagdating namin doon sa bago yung TNB, magkakaroon ng U-turn doon, tapos babalik. Tapos yun ang magiging finish line. Sa Masters category, ganun ang nangyari. Pero sa MTB at saka sa road bike, ay dumating doon sa bago, lagpas TNB, sa may gasolinahan na part doon, nag-U-turn doon, tapos pag U-turn, bumalik, tapos nilagpasan yung finish line, umabot pa doon sa tulay, yung tulay doon na mga siguro mga about 2 kilometers
Then, mag-U-turn ulit dun. Tapos, after nung 2 kilometers, yun na yung finish line. So, kung medyo naguluhan kayo, ako rin, naguluhan din ako sa sarili ko. Pero, para to keep it simple, nagkaroon ng dalawang U-turn bago mag-finish line. Okay, so ganun lang pala ang explanation. Dami ko pang sinabi. So, pagpasensyahan nyo na, si Uncle Rob, ah, maraming kadaldalan sa buhay. So, today, dito sa punto na to, medyo nagbago na yung isip ko kasi pagod na napapagod na ako. Kasi yung isip ko napuputol. Parang gusto ko abangan na lang dito, pero gusto kong makuha yung mag-U-turn. Tapos, pero gusto ko rin makuha yung ano, yung mag-finish. Kaya lang sa paraan na ginagawa ko ngayon, feeling ko hindi ko yun magagawa. Kasi nga mahirap makipagsabayan dahil nga wala pa nga akong ensayo at alam kong itong mga sumali dito talagang malalakas at ayaw din magpatalo. So yun, enjoy natin tong race na to. May ipapakita pa ako sa inyo mamaya na MTB. Meron din akong ipapakita sa inyo na road bike at meron din tayong mga bonus clips na drone footages at para makita natin napakaganda ng ruta rito, Long Street. At nagpapasalamat ako kay Sir ML Bautista. Ilalagay ko rito yung YouTube channel niya. Mamaya pag-plinay ko yung mga drone clips niya para ma-follow nyo rin siya at ma-subscribe yung channel niya. So, yun. Babawasan ko muna yung kadaldalan ko. Panoorin natin tong napakagandang karera. So, may mga parte lang akong puputulin. Pero mamaya ipapakita natin kung sino yung mga nanalo at kung sino yung mga highlights nitong karera na to. So, enjoy mga punks! Yeah. Oh! Yaman! Shout out nga pala sa Team Boat Trip! Yun! Nasa na yung sticker mo! Okay, so sa puntong ito mga punks, napaisip ako kasi ang inaakala ko nung una ay ang U-turn namin, ang U-turn slot namin ay dun sa Lupaw na mismo, dun sa Acacia. Pero yun nga, nagkaroon pala ng changes within the marshals na pinaikli na lang nila. So dito sa ruta na to, merong dalawang gasolinahan dito. Yung isang, itong unang gasolinahan na nakita nyong pinag-U-turn na nitong mga nasa Masters category ay yung gasolinahan bago yung Tulay na Bakal if you're going to Lupao. Tapos meron pang isang gasoline station na yun naman ang naging U-turn slot naman for the MTB and the road bike category. So sa puntong ito ay damang-dama ko na yung pagod ko kasi nagahalo na yung ano, yung excitement sa puso ko kasi nga may race eh. Tapos parte kasi yung isang ano namin, isang tropa namin dyan, si Kuya Epps. So parte siya dyan at iniisip nga namin na sana nga makapasok siya. So naghalo-halo na at naiwan na ako ng grupo. Sobrang frustrated na ako dito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Okay, so sa parte ng video na to, makikita nyo yan, may katabi na akong motor. So yan si Konsehal FF ng Bagong Sikat. Nagpapasalamat ako, shout out sa'yo Konse. Makikita nyo, wala na isang kamay ko dyan sa handlebar. Yan, bumalik. Pero ang totoo dyan, humawak talaga ako sa kanya, sa balikat niya. At frustrated na talaga ako kasi gusto ko talagang makunan kung sino ang mananalo, sino mag-first. So dito naman, shout out naman sa'yo, MJ. So ewan ko kung nanakit yung braso niya dyan. Matindi-tindi yung pagkakapiga ako sa braso niya. Pero ewan ko lang kung nagpasa yung braso niya. Sabi naman niya, okay lang siya. Pero hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yun. Kaya lang, nung time na to, bumitaw na ako. Kasi ako dahil medyo malubak na yung daan at baka mamaya ma-aksidente pa ako. So naisip ko rin yun. Sa malamang, pag napanood ng asawa ko to, titingin na naman ng masama sa akin yun. Kasi
tuwing nanonood yun ng bike vlog ko, yun ang tagasita ng mga ginawa ko. Nung last vlog ko, sinisita niya ako bakit daw nakadikit ako sa track. Dahil magkasulubong nga dun sa ano, sa may nire-repair na daan. So ngayon, eh, alam ko na kung anong sasabihin nun. Okay, so sa party na to, natutuwa na ako na nahabulan ko yung grupo. Buti na lang. Salamat sa mga 100cc na tumulong sa akin. So dito naman ay iniiwasan ko na makigulo dun sa mismong karera. Kasi ayoko naman na pagdating sa huli eh, may mga sisisihin yung mga participant na nakigulo. Bakit nga ako yun, sali-sali, hindi naman talaga ako actually kasali, pero nakikigulo ako. So yun. So sa parte na to, eh, tinititigan ko kung sino yung nasa harapan. At sa kagustuhan ko ay gusto ko sanang umovertake dito sa punto na to. Kaya lang, nagdalawang isip ako, kaya dito na lang ako pumunta sa kanan, sa right side. Dahil baka mamaya mag-alangan ako dun sa kabila, biglang may dumating na dumaan na sasakyan, eh magit-git ko naman tong mga nasa karera. Ngayon, ang hinahanap ko kung nasan si ano. Ayun si Kuya Epps. Yun pala yung ano. So, ang dito sa punto na to ay tinitingnan ko kung ano yung pwesto niya sa karera. So, sabi ko, maganda yung position niya ngayon at parang nakakapagpahinga siya dahil nakatutok lang siya. So, sa party na to, ay napansin ko, biglang bumibilis na naman yung grupo. So, pagkita ko naman dun sa bandang harapan, eh, ano naman pala, may tulay na pala. So, medyo paahon. Kasi dito sa punto na to, pagka may paahon na ganyan, syempre, may pabulusok na naman yan, pagayari ng tulay. So, magandang pwesto yan para magremate. So, kung makikita nyo, kanina, ay ang rumemate ay yung number one, yung unang breakaway, si Sir Winston Maranya. At siya nga yung kumuha ng number one dito. At nakasunod sa kanya, si Kuya Epps. Pero dito sa punto na to, gustong-gusto ko talagang makuhanan yung mag-finish line. Kaya lang, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero ito, nakaisip ako ng paraan. Ito, pakinggan nyo. Pabuli natin! Ayun na nga. So, nakita ko dyan, yan yung nasa motor na yan, si Mosquito yan, yung naka-helmet. At yung nasa likod naman niya, si Leomar, yung kasama ni Rodney, na may-ari ng RL Bike Shop. So, sabi ko, habulin natin. Sige, sabi nila. Alang, yun nga, nakamotor sila, hinabol namin. Hinabol niya. Iniwan din naman nila ako. So, hindi ko na nakita yung finish line dito. To top it, natapos yung karera na nag-first yun si Sir Winston Maranya. Mamaya may interview yan. Abangan nyo. Tapos yun na nga, pumangalawa si Sir Ephraim Landingin. At pumangatlo naman si Sir Dean Pinili. Okay, si Sir Dean Pinili ay alam ko pro din to eh. Marlboro Tour Champion at Rookie of the Year. Na ngayon, marami siyang tinitrain. Kung di ako nagkakamali ay tinitrain niya yung mga mentor siya ng New Generation Cyclist, Team Pedal, at saka ng Team Food Trip. So yan. So masaya ang nangyari dito sa Masters Race na to. Maranya! Okay, ayun yung nag-number one. Ayun, yung pumangalawa. Ano pong masasabi nyo? Pagod! Ayun! Pa! Yes! Okay, mga punks. Ito na. MTB. Yes! Kaway-kaway, guys! Ayun! Ayun! Buboy, sibatin mo na! Ayun, oh! Yes! Ano, susundan ba natin? Kuya! Sakay nga ako! Okay, so mga punks, dahil napagod tayo, kakabike. Say hello to Kuya Epnet. Yo! Para makuha natin yung harapan. Hello.
breakaway na. Kuya, sundan natin naka-breakaway. May naka-breakaway. Sa asset dalawa, tapos may yung peloton na iiwan sa likod. Sundan natin yung breakaway ngayon. Okay, kuya. Sundan natin yan. Konti lang yung gap ng peloton. Merong second group. Tatlo, 3-man second group. Pipilitin nila habulin to, itong nag-iisa. So medyo malayo pa. Halfway pa lang tayo. Mag-halfway pa lang tayo sa race. Okay, so itong breakaway natin, so may senyas. Bigyan nyo raw ng pananghalian, gutom na yata. Okay, so nagbabatak. Nag-split. Okay, nagpanibago ang second group natin. May panibagong grupo. Hindi ko alam kung paano ano ba rito. Paano bang sinasabi yun? Kunwari, bro! Okay, so ako muna ang magsasalita dito. Okay, so sobrang gulat ni Konsehal FF dahil nga may nakita kaming sumemplang ay hindi ko nais iparinig kung ano masusunod na mga nangyari at mga nasabi. So buti na lang itong pupuntahan namin na nasemplang ay nasa dulo ng peloton. At dalawa sila at magkasama sila. So ang nangyari, yung fork ang fork nung isang bike ay pumalipit. Ayan, kung makikita nyo, ina-adjust niya dyan. Siguro ay hindi ko alam kung paanong nangyari, o baka nagkabanggaan ng ano. Ayan o, pansin nyo, nakapalipit. Nagkabanggaan yata sila ng siko. So kung ano man yung naging dahilan, hindi kasi namin nakita. Pero sa tulong ng Panginoon at sa awa ng Diyos ay hindi naman sila nasaktan ng sobrang grabe. Nagkakabantayan. Yun! Nandiyan ka pala! Diesel! Yan, may baba na dyan. Kuya, sige. Tama mo. Yes! Sinita mo na. Banana to. Bilis ang tapuan, no?
hindi sila kasali. Nanonood ngayon, sigurado para na akong ano, isda na nasa dagat. Parang Finding Nemo, hilong-hilo na. Ilang breakaway yung nakita nyo? Okay, so para may paliwanag yung sitwasyon dito. Diba kanina sinasabi ko, may U-turn to. So sa dito sa MTB at saka sa RB category, dalawa yung magiging U-turn. Okay, so sisibat papuntang Tulay na Bakal, U-turn doon. Tapos babalikan yung finish line. Dadaanan yon, lalagpasan ng mga ilang kilometers. Tapos magkakaroon ng panibagong U-turn. Doon sa pagkayari ng U-turn na yon, at saka palang babalik ulit doon sa finish line. At yun na yung finish talaga. So kung mapapansin nyo, dito sa part ng video na to, nandito na yung pinaka-U-turn. Ayan, makikita nyo, malapit na dyan. Okay, so bakit nagkaganito? So nagkaroon ng problema yung mga marshals kasi hindi nakapag-usap kung anong gasolinahan yung pag-u-turn na nauna. Kung yun bang bago Tulay o yung pagkayari ng Tulay. So hindi sila nagkaintindihan na ito palang mountain bike category at yung mamayang racing, yung road bike category, ay ano na, dun na sa pangalawa, yung lalagpasan na yung Tulay na Bakal at saka dun mag-U-turn. So ganun yung nangyari. So kaya may mga nauna na napakarami. Ayan, pansin nyo, yung pala yung peloton, no? Pero nung ang nangyari dito, kaya napakaraming hinahanap na breakaway. Itong mga nauuna, itong sinusundan namin na timpula na taga Llanera. Napaliko pala sila nung isang marshal doon sa unang gasolinaan. Okay? So kaya ang layo nung agwat nila. So kaya 'yon. Pero thankful kami kasi napaka-generous talaga nung ating sponsor na si Cap Benji Biloria dahil napag-usapan na para hindi masayang yung effort dahil nga alam ng mga bata na to na sila na yung panalo. So para hindi masayang yung effort nila, ang ginawa ni Cap ay binigyan sila ng consolation prize. Pero makita nyo mamaya dun sa peloton, dun pa rin namili ng 1 to 3. So yun. So yun yung nangyari dito.
alam ko iniisip nyo ngayon, nahihilo kayo. Sa malamang kung ako manonood ng vlog ko, nahihilo rin ako at magugulat. But napakaraming breakaway. Nung nasa punto na yan, yan din iniisip namin. Litong-lito kami. Shoutout nga pala kay Kuya Loy. Na kahit na binakride niya ako, kahit na yung shock niya sumasagad dahil sa bigat ko. So napakasarap. Ay napakasaya Kuya Loy. At sobrang salamat sa iyong pagtulong sa akin na makuhanan ng vlog ang karera na to. So yan, so during this time ay talagang sinubaybayan na namin at sinamahan na namin, which is yun pala ang dapat naming ginawa, na kung sino yung nasa harapan, yun yung sasamahan namin para may lead pack. At alam namin na tama yung ruta na ginagawa. So lahat yan ay na-address dito sa susunod na category, the road bike. Sa kaya medyo mas maayos. So thankful din kami na yung mga participants ay talagang mapagbigay din at naiintindihan nila na since ito pala nga yung unang 20-20 race na naganap dito, na parang ganito na slight formal. So yun, so yan yung ano natin, yan yung ating MTB category. So mapapansin nyo ang layo talaga na peloton dyan. So mamaya sa dulo, pagka pinakita natin yung drone shots natin, ay doon ko ilalagay sino yung mga nanalo 1, 2, 3 ng bawat category. So yan, susunod na natin yung road bike category. Shoutout po sa Team Pula. Yan, mga Team Pula, tagal yan era po. Dumayo pa rito sa Muñoz. Yes. Oy, biker dude. Ayan na sila. Oh,
solo, solo breakaway. Kuya, avante, avante. Kuya, sige, sige, sige. Sige, sige pa. Team Fortress ng San Jose. Sino po ang pinaka namumuno sa inyo? Ano pong pangalan niyo, kuya? Winston Maranya. Ah, siguro. Ay, kamayon. Kuya Winston Maranya, wala eh. Okay, so ito po yung nanalo kanina sa Master category. Tama po, ano? Okay, congratulations, Kuya Winston. So, ito po yung grupo nila. Shoutout po sa Team Fortress ng San Jose. Yo. Shutdown daw, shutdown. Boss, shutdown. Yes, yeah, sabihin niyo kung taga saan kayo. All smiles mga punks, daming napasaya ni Kuya Benji sa araw na to. Siyempre nagpapasalamat tayo kasi pinatnubayan tayo ng Diyos. At yun, interview natin, pare! Wait ka lang! Interview natin. Ito yung nanalo sa ano? Tama ba? Ikaw pare? Ito yung nag-number one sa ano? Sa road bike. Simple! Shoutout sa Simple, Tim Pedal. Okay. Taga, anong pangalan mo pare? Alfred Agbanlog po. Oy! Kuya Jimmy! Shoutout Kuya Jimmy! Lagot ka! So ito po yung nag-number one kanina sa ano? Sa road bike category. Taga saan ka kuya? Lupaw? Taga Lupaw. O kuya Jimmy, malapit lang yung susugurin natin. O wala ka bang isa shoutout dyan, buddy? Wala po, isa shoutout na lang kay Chris May. Ayo! Shoutout daw kay Chris May. Shoutout kay Boss Daldan, kay Boss Bungay. Okay. Congratulations, pare. Congrats. Lupit nyo.
Yes! Tebyuin po natin yung nag-number one po sa lahat ng category. Ito po yung pinakamabilis po kanina eh. Lagi pong trangko yan, nahulit at biglang sisibat. Sir Yemar, Yomar, yun. Sana all. Nabigyan ko lang sila. Yeah. Okay mga pang, so ano? Nag-awarding na tayo ngayon. So masaya-masaya ang mga tao. Nag-third, oh. Ex Marlboro to rookie. Di ba? Din pinili. Yes, nice. Okay. So, sana nag-enjoy kayo mga punks sa race na ito. At banggitin ko lang yung mga nanalo. So, sa master category, ang nag-first ay si Sir Winston Maranya, San Jose, Team Portus. At si Sir Efraim Landingin, malapit ng maging Team Food Trip. At si Sir Dean Pinili, na taga Lupao, na yun nga, Marlboro Tour Champion at Rookie of the Year. And sa MTB naman, ang mga official winners ay sa ang first ay si Sir Marvin Tabayan, taga Umingan, member ng Team Food Trip. At second, si Sir Emmanuel Balmonte na taga Natividad, Pangasinan, na membro rin ng Team Food Trip. At third ay si Sir Janjan Villa Muñoz ng Team Food Trip din. At sa road bike category, ang nag-first ay si Alfred Agbanlog, taga Lupao, ng Team Food Trip. Si Sir Daniel Josh Corpus, ng Team Pula, taga Llanera, Nueva Ecija. At ang nag-third, si Sir Andrew Delfin, taga Muñoz, at member din ng Team Food Trip. So, sana nag-enjoy kayo dahil ako nag-enjoy ako sa vlog na to at sa karera na to. At kung nag-enjoy kayo, please do subscribe at mag-comment, and malaking tulong po kung i-share nyo po ang video na to at ila-like na rin. At sa bawat paglabas natin, enjoyin natin ang bawat pedal. Huwag kakalimutan na laging mag-iingat at laging mag-helmet. Laging unahin po natin ang safety sa bawat paglabas natin. So once again, this is your Uncle Rob saying, God is good all the time.